guys, ako nga pala si Drasen, gumagawa ng mga video about sa buhay ko sa araw-araw na ginagawa ko bilang isang may kapansanan sa buhay at makapagbigay na rin ng inspirasyon sa inyo at sa kapwa ko rin na may kapansanan. At kung na-appreciate nyo yung ginagawa ko sa video, don't forget to subscribe, like, and click the notification bell para maging updated ka sa aking mga susunod na video. Thank you and God bless to all. Hello, hello mga kapatid! Have a blessed Thursday sa ating lahat at isang pagpalang araw sa ating lahat mga kapatid, especially yung ating mga OFW dyan na sa bansa. Have a good day sa inyong lahat dyan mga kapatid. At welcome sa ating premiere promotion ng Team Poroda. And for today's video mga kapatid ay magpapagupit tayo dahil sobrang haba ng aking buhok mga kapatid. Sabi niya kapatid Bams, kailangan na daw ang gupitan, diba? So, ayun mga kapatid, meron naman kami dito mga barbershop. Yun nga lang, kailangan ko pa mag-travel at sasakay ng tricycle papuntang barbershop. So, medyo magastos pa mga kapatid. At mabuti na lang yung ating pinsan nag-offer ng kanyang service na gupitan tayo. Pero yan, binigyan ko lang siya ng pang-merienda, diba? At ayan, siya naman ako nabagupit sa aming bahay. So, ayun mga kapatid, ginagupitan niya na ako at grabe talaga yung aking amok. Napakahaba na talaga. Hindi ko alam kung ilang buwan na ako hindi nagupit ang alas na nagpagupit ako. So, ayan. At saka, medyo na inis na rin ako sa aking amok ba kasi matikman talaga ako. Kung baga, mahinit lagi kasi kapag mahaba lang yung buhok mo, kapag palagi ka nilakaramdam ng inyong sa iyong katawan, lalo pag isa, pinatawisan ka, kapag mainit talaga yung panahon, kapag mahaba pa yung buhok mo sa ilang kapatid at so ito ngayon lang ako dyan sa pagpagupit at ayan medyo ako hindi ba yan na gaano makita yung ating nagwala yung gupit yan. Pero actually mga kapatid, yung aking talaga pinatagupit lagi is military cut. Yan yung aking pinatagupit lagi. Yun nga lang yung alam dyan ng aking pinsan is yung pag-aating tawag niya si Mikalbo, yung tinatawag nila na parang kalbo nga siya, pero hindi naman gaano na kalbo na walang buhok. So yan lang yung kaya niyang kapitin. So okay na rin po sa mahirapan pa tayong bumiyahin na papuntang barbershop. So at para hindi na rin tayo, para hindi na rin tayo napanda sa pag-apunta doon. Kaya dyan na ako nagpagupit. So yung mga kapatid at medyo talagang matagal-tagal na kung siya nagtapos dahil sobrang haba ng aking buhok at ako step by step ng pagpalay yung gupit sa akin siya kasi yung gusto niya ginamit sa pagpuhok napaka ano pa, hindi pa gaano ka ang dawang kapalit yung gupit na yung nagtapos niya mga kapatid. At ayun mga kapatid, diba nakita yun naman siguro yung kinalabasan ng aking gupit, diba? Nakita yun naman siguro ko sa aking live, sa aking premium ha. Kumbaga new look mga kapatid, yan yung bagong gupit sa ating mga kapatid. Kumbaga yan yung ating new look sa araw-araw mga kapatid. At okay naman siya mga kapatid. Yun nga lang, natatawa talaga ako sa mga kaya sa mga ka-team natin like sa Team Poroda. Lalo na si Kapatid MGI, nako. At binibiro tayo dahil kalbo daw tayo. At sabi ko nga, hindi na nangyari si Kapatid sa Bibol. Diba? Nakasama na siya dahil kalbo na rin ako. Pero maganda pa ang signal mga kapatid pag medyo matagal-tagal kasi haba pa naman ito yung ating mga buhok. So, hindi na tayo gaano na kalbo talaga. So, diba? So, sabi ko nga, nung, alam niyo ba mga kapatid, nung kakatapos ko lang yung magpagupit na linggo, nag-send ako ng picture kay Kapatid Mercy. Sabi ko, Kapatid Mercy, uy, Kapatid Mercy, nahiya ba ako? Okay lang ba na ganito yung
pagupit yung gupit ko, makapakita ko ng sa camera tuwing nag-live ako. Sabi ko, nahiya talaga ako ba? Iwan ko ba bakit kung ganito lang pala yung kinalabasan ng aking gupit, sana hindi ko na lang talaga tinuloy, no? Sana nagpagupit na ako sa barbershop dito. So, tuwang tawa si kapatid Mercy, sabi niya, sa magsombrero ka lang niya, kapatid Rasif. So, yun mga kapatid, at nakita niyo na siguro ako sa aking live, at minsan nagsasombrero ako, minsan wala din. So, yun. Kumbaga kapatid, gusto ko talaga na yun, kumbaga kung ano talaga ako, kung ano yung pagtingin niyo sa akin is ganun talaga ako, kaya hindi talaga ako nahiya na magpakita sa inyo kung ano man yung kalagayan ko, diba, ano man yung sitwasyon ko sa aking buhay. So, yun yung kapatid. At sa mga tao na lang yung kung na-appreciate niyo yung aking sitwasyon at yung aking kalagayan. Nakadepende na naman sa mga tao yun na marunong mag-access or tumanggap ng aking kapag ng aking kalagayan or situation. So, mga kapatid, tuloy pa rin tayo sa pagpagupit dyan. Mga tayo na maraming siyang ginamit dito at sa pagpagupit yung ginamit dyan. So, mga kapatid, wala akong tela na lagay sa aking katawan. Kumbaga, sobrang kati-kati na talaga ako sa aking mukha. Yan talaga yung aking mga kapatid. Yan talaga yung aking kinakainisan lagi itong tuwing magpagupit ako. Yung buhok talaga na kapag dumapo na sa aking katawan. Kasi alam nyo man iba kapatid, nakatid talaga kapag kapag mapagupit na kapag wala kang walang tela na parang kinukumot niya sa iyong katawan na para yung buhok hindi gaano mapunta sa iyong katawan. So, wala kasi yung ako niyang kapatid. Kaya tiniis ko lang dyan na kumagahabang dumupitan ako mabagpak yung mga buhok sa katawan ko. Kaya tinanggal ko lang yung aking damit. Kasi minsan yung kapatid hindi talaga maiwasan na kapag nakadamit ka at kung magpapagupit ka, yung mga ibang buhok na yung natira sa sa damit natin, minsan kapag sinusuot natin, sobrang kati. Kaya mas maingin na short mo lang yung matapuan ng buhok sa yung damit natin na kapag nakasuot natin, sobrang kati ko lang mga kapatid. So ayun kapatid, pag-gupit sa akin dyan at yan na mention na kung ano yung pag-gupit mo sa akin at sinikal po talaga yung tawag dyan sa ganyan gupit kapatid ba at yan may ginakausap ako dyan at habang saan papag-gupit sa nag-uusap kung baga yung libangan at pagpalipas oras ba na may sinatapos na yeah. So yung mga kapatid at tawa talaga ko kay kapatid RNG kasi sabi niya daw may tago siya daw kanta na ipinto sa akin daw kasi nakalipo daw ako. Ayun ako na lang. Pero ang sarap talaga mga kapatid, no? Ang saya talaga sa isang live na meron tayong topic na pagpag-goodbye. Kaya ako talaga kapatid, hindi talaga ako ngayon kalbo man ako, ngayon nakikita niyo sa akin kalbo ako sa pagpag-goodbye ko, lalo sa nakikita niyo sa tingin ako yung may live at may premiere. Ay nako kapatid, kumbaga dagdag pang pag-goodbye yan mga kapatid na kumbaga kapag lalo si kapatid Wendy, binibiro tayo lagi si kapatid Bams, yan palabiro talaga yan yung mga ibang nating mga kapatid na binibiro tayo lagi. So ako talaga kapatid, never talaga ako matikon sa isang biruan. Kumbaga except na siguro kapag yung biro sa atin below the belt na diba yung nakakasagad na yun. Pero yung mga ganyan na biruan, mga kapatid, nako, alam niya man siguro ako kapatid, kapag biruan talaga ang usapan dyan, pagtawanan, maritesa talaga kapatid, game na game talaga ako dyan, diba? So, ay, alam niya mga kapatid, diba? At game na game na talaga ako sa mga ganyan na mga biruan talaga. Kaya never talaga akong matikon talaga sa mga ganyan na mga biro. Or baka inakala niyo mga kapatid na takot kayo mabiro sa akin kasi baka isipin niyo ganito yung sitwasyon ko, baka magalit ako at baka masaktan ako sa mga biro nyo. Huwag nyo isipin yung mga kapatid dahil kumbaga akong biruan yung topic dyan, sanay din ako sa biruan. Kumbaga kung seryoso, seryoso. Kung biruan, biruan,
Kaya yan ako kapatid, yan yung inuugali natin. Na syempre yung normal naman yung isang live na may biruan, diba? At kumaga ang gusto lang natin mangyari sa ating live at makapaghati tayo sa saya sa ating mga viewers at sa ating mga supporters. Kumbaga, good vibes and be happy always sa YPE ka nga, diba nga? Ayan mga kapatid, first of all, gusto ko lang magpasalamat ulit at inuulit-ulit ko mga kapatid. Ulit-ulit ko ito talaga dito sinasabi sa tuwing ako ng premiere at sa aking pagkikwento na hindi talaga ako magkasawa magpasalamat sa inyo lahat. Lalo na sa Team Corona. Ayan, thank you so much sa Team Corona, to all admin. At especially sa ating team founder, ating anak Muruda and Kuya Master. And of course, sa lahat ng members ng Team Corona, maraming salamat sa always loving support. And of course, mga kapatid, hindi rin natin makakalimutan yung ating very supportive na team at very, very magpatawa. Diba? Walang iba kundi yung Team One Love. Ayan, thank you so much, Team One Love. Sa lahat ng kabutihan, tulong at pag-share niya sa akin ng blessings. At maraming salamat sa lahat mga admin dyan, kapatid Pabiboys, kapatid Kitchen and Taste Vlog, kapatid RNG, kapatid Pretty Mayang, at sa lahat ng mga admin dyan, at members ng Team One Love. Thank you so much mga kapatid sa walang sawang support sa ating channel at pag-share ng blessings. At hanggang dito na lang mga kapatid, yung aking pekikwento. At hanggang dito lang yung aking pagkwento mga kapatid at I hope na nagustuhan yung aking video at I hope na nag-enjoy kayo mga kapatid. At maraming salamat na Team Corona and Team One Love at ibang team dito sa ating premiere at sa mga kaibigan natin sa mundo ng mga. Thank you so much mga kapatid at palagi tayo mag-ingat sa bawat araw at lalo na yung mga OFW na sa isang bansa dyan at thank you so much for all of your support. I hope na nagsabuti kayong kalagayan at malayo sa mga sakit at bigyan kayo Lord ng mabuting pangatawan sa bawat araw at nag-ingat kayo lagi sa bawat inyong trabaho. Ayun kapatid, tatalo na ako sa aking upuan at maliligo na tayo mga kapatid dahil tapos yung ating pagkupit. Ayan! At tumalo na ako sa aking upuan at punta na ako dyan. Ano kapatid, bye-bye! God bless always sa ating lahat at ingat na tayo lagi. Wut-wut-wut! Yahoo! Ayan! Tugal pinag-glory. Maraming salamat mga kapatid. Bye-bye!